So, magandang umaga po sa lahat, no? Maganda yung sikat ng araw ngayon. Walang hangin. Although ulan siya mamaya, pero maganda ngayong umaga kasi may konting liwanag ng araw. At saka hindi siya mahangin. So, nakikita niyo po, no? Kita niyo, yung bubong ko. Nawasak siya ng hangin. So, malakas ng hangin natanggal yung aking clear light na roofing. So, aayusin ko siya kasi pag umulan, basang-basa loob ng mini greenhouse ko. So, papakita ko sa inyo yung ibabaw niya, no? Wasak talaga siya. Kasi ang mali ko talaga, hindi ko na-anchor ito, hindi ko nalagyan ng kahoy dito pag ganon. Pag ganon na kahoy, yung pag ganon sa taas para pag hinahangin, hindi siya go ganon. Eh, hindi ko nalagyan. Although, pinatungan ko siya ng kahoy, pero hindi ko na pako. Kaya, ayun. Ayan ang nangyari. Disaster din. So, maraming disaster nga nangyayari sa akin. Nakakasarok sa inyo. Ay, nako. Magastos etech. Oh, wasak na talaga. Oh. Tatanggalin ko to ngayon. Tapos mga clear light na nakabili kita yun. Yun, yung clear light ko na ano. Clear na roofing ko. So, tatanggalin ko ito isa-isa, no? Yung mga pako tatanggalin ko, tapos lalagyan ko ng bagong pako ulit. Okay. Medyo matagal-tagal na process. May bakod-pako doon na ayusin. Kita nyo yung tractor. Yan yung post rammer namin. So, naglagay na kami ni boss doon ng poste doon sa gilid para gawang ko ng proper na bakod doon. Pero ngayon, una yung crypto kasi ito may spore natin ngayon kasi walang baka sa loob ng paddock na yun. So, okay lang yan. Sa matagal pa yung tutubo yung damo dyan. Medyo ano eh. Lately lang yan pinakainan. So, ito unahin ko ngayon. Okay. Ito yung pinakamaganda kong gagamitin na ito. Ito gagamitin ko. Sa bilis-bilis. Kaya guys, na hindi siya malaglag, no? Kasi nasa bubong siya, nakapatong. Pero medyo okay naman. Yan natin. Aha! Masak sa ito. Ayun po, natanggal ko na yung mga ano. Tanggal ko na yung aking mga clear na roof, no. Ayun na siya sa baba. So ito na siya. Yan. So gawin ko na lang. Dadalhin ko sa taas dito yung mga 'yon. Yung 7 na bago. Tsaka papako ko na naman, no. Ayun, no. Dito lang ako natuloy, no. Magandang sikat ng araw. Yan, walang hangin. So, sa pagtrabaho na kayo, tapos ang bubong pang limahangin. Mainit na nga lang. Kailangan ko na magtanggal ng jacket.
Kita niya yan. Plastic niya lagi ko dyan. Pinag ano ko yung mga plastic na pinagdugsong-dugsong ko. Kasi pang clear roofing o clear light ang tawag nila. Ano no? Diretso pa rin yung sikat ng araw, no? Direct sunlight pa rin, kumbaga. So, nilagyan ko siya na medyo malabo na plastic na ganyan para hindi siya direct sunlight talaga. Hindi siya masusunog. So, yun, bababa na ako, no? So, kukunin ko na yung... Yun, bubong ko na yun. Pero, kailangan ko pa dito ng... soldering iron kasi bubutasin ko yung ano, bubutasin ko muna yung pagpapakuan ko ng ano, yan, pagpapakuan ko bago ko siya lagyan ng pako, no? So kailangan butasin muna para hindi mabasag. So ayun po guys, yun, gawa na. So natapos ko na siya. Ayun na siya. Tingnan niyo naman. Ayos na siya. So ayos na siya, pero dahil uulan siya ngayong gabi, hindi ko alam kung malakas ang hangin. So temporary, lalagyan ko muna siya ng for temporary lang, lalagyan ko muna siya ng kahoy dyan. Papatungan ko muna ng kahoy. Pero magagawin ko dyan next time is ipapakaw ko talaga yung kahoy dun sa gilid. Yung pinakadulo niya. Doon ko ipapakaw yung kahoy. Para pag hinangin siya, hindi siya tatangayin. So, kukuha muna ako ng kahoy ko. Ang ilagay ko dapat na kahoy dyan na makapal ay ganito. Ito no, ito kakapal no. So mga 1 inch and a half siguro tong kapal na ito. 1 inch and a half by 1.5 by siguro mga 1.5 by 5 no? Yung ano niya, yung kapal niya. Yan, maganda sa ligo sa ibabaw. Kasi lang makukuha ko pa ito doon sa farm. Kuha ko doon, hihila ako doon bukas sa off ko. So sa ngayon muna ipag-auna ko temporary no. So yan, ayos na. Kahit umulan siya, ayos lang. Huwag muna hanginin no. So ayun na, mukhang pantay naman siya. Oo, pantay siya. Ayos na, ayos. So ito yung lagi kong kahoy dyan no. Ito muna, mahaba na to. Ligpitin ko muna ito para walang balakid sa daan. Kaya kapak-kapakan ko na rin, magkakapulik-pulik ito.
So ganito po magiging itsura niya, no, pag nilagyan ko ng kahoy sa ibabaw. Yan. Kita nyo. Papantay ko yan siya dyan. Kapag hinangin siya, hindi siya, you know, matibay siya pag hinangin siya. Hindi siya niliparin ng hangin. Kasi dyan po nga pasok ng hangin. Pag nataas ng hangin yun, nababasag niya. Nababasag niya yung mga pako na pinako ko dyan. So, kailangan. Ito ang hangin dyan na pako dyan. So, ngayon, temporary, ganyan pa lang. Okay na muna yun. So, bukas, manghihila ako tagi isa-isa, no? Yun po, nalagay ko na yung aking ano, kumbaga sa Pilipinas in ego, mga ano, ang nilalagay natin sa bubong natin is parang dili pa rin yung bubong is ang ating mga gulong, no, ito yan. So anchor siya na para hindi siya ano, hindi siya lipa rin. So hindi ko papakuan yan muna kasi temporary lang yan, no, kukuha ako na mas palapad-lapad dyan. So ayun po guys, no? Maraming salamat sa inyong panonood sa aking ano, renovation ng aking mini greenhouse. So next time naman po is yung mga bakod ko doon. Yung mga bakod naman ang next time ng ayusin ko. So thank you po. God bless. Keep safe.